Hello po mga ka-success, andito naman po tayo ngayon sa isa naman pong tutorial, pero hindi po tungkol para sa pagkakitaan, kundi po paano po natin alagaan yung ating mga mata. So I believe ito po yung isa sa mga mahalagang bagay ngayon, bago po yung iba pang bagay is kung paano po natin alagaan yung ating mga sarili, especially sa panahon po natin ngayon. So yun po, stay tuned po at sisimulan na po natin. Tara! Okay, so I'm gonna show you guys or ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano natin, no, pwedeng mapangalagaan yung ating mga mata. So may share ako ideas based on din dun sa club na sinalihan ko. So the name of the club is MGI, kay Mega Glory Young International. So it's an international company na pumasok dito sa Pilipinas in 3 years ng existing. So Ambassadors is the name of the group kung saan ako yung founder nito, and our goal, okay, is to look for people and share, okay, the knowledge na alam namin kung paano po alagaan yung ating mga mata. Why do we need to take care of our eyes? Of course, for brighter future. Okay, now there are people na pilosopo, no, kapag sinabi natin makinig kayo sa presentation regarding kung paano nga alagaan yung mata natin or eye awareness, ang nasabi nila na hindi ko kailangan yan kasi nga hindi pa naman sira yung mata ko. So kailan ka ba makikinig kapag sira na yung mata mo? Diba parang mas kailangan niya makinig ka ngayon or mas kailangan mong pangalagaan yung mata mo habang hindi pa siya sira. So sabi nga, diba, prevention is better than cure. Okay, so let's jump into it. Alright, so again, as what I mentioned, we're going to be talking about eye health awareness presentation. Okay, so tuturo ko kung paano natin alagaan, okay, yung ating mga mata. Now, konting disclaimer lang. Okay, so yung mga products na papakita ko mamaya, it's not a medicine, okay, or hindi nyo pwedeng i-replace for medicine. Pero pwede nyo po itong subukan, no, kung para po malaman nyo kung ito po ay totoong epektibo para sa inyo. Okay? Okay. Now, sabi po ni Dr. Dean Ornish, no, to take care of your eyes, it should start with awareness. Kaalaman, no, awareness is the first step in healing. So, dapat alamin mo kung ano yung mga nararapat. Okay? Alright, so eye care. Do you really care? Sa mata mo, do you really care? So how do you care? Okay. Now let's talk about facts, no? So according to WHO or World Health Organization, sabi na ang buong mundo, no, sa buong mundo is meron daw pong 180 million katao na may problema sa mata. At out of 180 million, there are 45 million na bulag. Okay? So, bali 12 tao. Okay, 12 ang nabubulag daw every minute. So, syempre, 12 times mo, 60 minutes in 1 hour. So, 720 sa loob na isang oras. 70,000 to 80 in a day, 518,400 in a month, and 6,220,800 in a year. Kung titignan ko, parang maliit. Sabi, ay, konti lang pala kasi billion naman tayo sa mundo, di ba? China alone is billion. Pero, kumbaga, kung titignan mo, on the brighter side of it, you may wanna thank God for it na out of that 45 million na bulag, or out of the 180 million na bulag, ikaw wala ang problema sa mata ngayon, magpasalamat kay God. But then again, mas maganda na habang maaga pa, habang wala pang problema yung mata mo, is kailangan mong malaman to para maprotektahan mo yung sarili mo at yung buong pamilya mo, especially mga anak mo. Okay? So,
Gano'ng importante yung mata natin, just try to look at this picture. So ano nakikita mo yan? Blurred, no? So, yung iba biglang kukuha ng salamin. Hindi po. Yung picture po talaga sinadya natin blurred dyan. Okay, para ma-differentiate nyo. No? Makita nyo yung difference, no? Nung malinaw at hindi malinaw. So para sa ibang tao, ganyan yung paningin na nila. Okay. Ganyan yung paningin nila. So, again, bless ka kung hindi pa ganyan yung paningin mo. And, sana huwag natin hintayin dumating sa point na yung pagtingin mo sa salamin, hindi mo na nakikita yung sarili mo. At lalo hindi mo na nakita yung mga mahal mo sa buhay, especially yung asawa mo at yung mga anak mo. Now, ano ba yung mga causes na nagkakaroon ng problema yung mata natin? Actually, madami, no? Pero ito, pabilisin na natin, shortcut na natin. So, una, genetic. Okay, genetic means sa salinahe. Okay, namamana. Okay, yung, ewan ko sa inyo kung may mga lahi ba kayong mga malalabo yung mata, no? Pero to God be the glory sa amin, sa side ng daddy ko. Is, buti na lang na malilinaw yung mata. Okay. Now, poor supply of nutrients. So, bakit daw lumalabo ang mata natin is one of the reasons are yung supply ng nutrients mula sa kinahan natin, yung iniinom natin, di ba? And we are being told simula pa ng mga bata pa tayo, especially nung nasa elementary, or wala pa lang older, so tinuturo sa atin the go grow and glow foods. So, glow foods, ito yung mga masustansyang pagkain, especially mga gulay, mga orange, okay, dahil sagana sa beta carotene na nakakatulong sa pampalinaw ng mata. Okay, now, unhealthy lifestyle. So kasama dito yung yun nga, syempre yung iba, yung mga bisyo. Then dito rin pumapasok sa lifestyle yung kung ano oras ka natutulog sa gabi. Okay, dito rin pumapasok yung pagod ka galing ka sa trabaho, pag-uwi mo sa bahay, instead of magpahinga ka muna bago maligo. Some of us, masyado malinis sa katawan, no? Pagod sa trabaho, pag-uwi ng bahay, hilamos agad. So, hindi pa nga nakaka-relax yung mata mo, hilamos na. So, isa yun. And sana nga yung mga bisyo, bawasan natin para naman hindi madaling masira yung kung ano mang meron tayo sa katawan natin yan. Okay, now, ailment. Yung iba lumalabo yung mata nila dahil na rin sa meron silang existing na karamdaman, so nadadamay na. Like for example, diabetes, no? Kapag may diabetes ka, lumalaki yung mga ugat papunta sa mata. So yun, that causes blurredness o yung paglabo ng mga mata. Okay, yung paningin. Now, aging. So yung iba dahil na rin sa sobrang katandaan, kaya yun, lumalabo na yung mata nila. Okay, now. Pero ito yung pinakasala rin nung ngayong panahon na to. Yung exposure to UV light, blue light and radiation. Itakal natin isa-isa. Ano ba tong mga to? Kasi pinabaliwala lang natin. No? So, UV light muna tayo. Kasi ito yung everyday exposed tayo dito. So UV light comes from the sun, no? O hindi, ultraviolet radiation. So galing siya sa araw. Pag sobra-sobra yung you know, yung exposure mo dito, it will cause sunburn. Yung kapag naliligo ka, diba, ng dagat or swimming pool, kasi di ka nag-apply ng hand lotion. So yan, too much exposure from the sun, nagsasunburn ka. Then pag sobra-sobra rin talaga, it will cause skin cancer. Okay. So sa mata, isa sa mga causes na nagkakaroon ng cataract. Right? And the more na expose ka sa araw, tumatanda ka. Ibig sabihin yung skin mo namamatay. So yun, kaya mukhang matanting may mga tao na babansa. Diba? Hindi tingnan mo sila, parang ang sobrang tanda na. Pero yung mga hindi masyado naharawan, bata-bata. Okay. So, alam niyo na paano magpabata, no? But then again, yung exposure sa sun,
meron pong limit talaga. So 10 to 15 minutes a day, hindi yung tanghaling tapat, yung maagang maaga yun, yung pasipa, yung palawas pa lang yung sikat ng araw. Yun, maganda yun. So, the brighter your skin is, no, kung mas light yung kulay ng skin mo, konting ano lang, babad sa araw, mga 5 to 10 minutes will do. Pero kung mas darker yung skin mo, mas kailangan mas matagal ka para makuha mo yung tinatawag na ano yun, vitamin D. No? Okay. So, vitamin D nakakatulong sa katawan natin to release happy hormones para maparelax yung buong katawan mo, yung isipan mo. So, anti-stress pala siya. No, kapag ka na-expose ka, pero yun nga, hanggang dun lang 5 to 10 minutes. Okay, next. Ito yung pinaka grabe ngayon. No, beware of the blue light. Bakit? Kasi we are in the digital age. No, high-tech na lahat. And majority ng mga tao may cell phones or mobile phones, kung tawagin. No? So, syempre, grabe. No, talagang tutok na tutok ka kapag ano, hawak mo yung cellphone mo, talagang ilalapit mo kung pwede sa mata mo. No? Tuwan-tuwa ka sa mga images na nakikita mo. Ilang hours pa in a day. Okay. So, yung blue LED na yun, yung tumatagos yun dun sa retina mo. Umaabot hanggang dun sa retina. So, yun yung nagkakos ng permanent damage. Yun nga lang, hindi ka bibiglayin kundi dahan-dahan. No? And ang pinakadelikado ngayon is sa mga kabataan. Diba? Ano yan? ML o ako. So, yan. Yung sikat na laro na yan. And marami na daw nga pong mga mag-asawang iwalay dahil sa laro na yan. Ano? So, wala nang time sa bahag. Sa laro lang ng laro. Okay. Now, maraming balita makikita mo. No? Hindi lang po sa mga bata. No, kundi sa mga teenagers din or malalaking tao na may impact talaga siya. Okay, so narinig niyo na yan sa balita, hindi ko na kailangan elaborate. So from ABS, so sa Channel 7, okay, sa lahat ng channel halos sa may balita, yan, na balita na yan. Yun nga lang, parang sa atin, normal na. Kasi parang you can't live a day, no, hindi ka mabubuhay yung isang araw nang wala ako na cellphone. Some of us, pero sa yung iba naman kaya pa naman. Okay, pero ganun siya kadelikado. So protektahan niyo po yung mga anak niyo. No, hindi porke mahal niyo is ibibigay niyo lahat ng luho nila, gusto nila. Iba kasi ginagawang yaya yung cellphone, no. Oh, para mag-behave. Oh, ayan. Okay. Sige. Next. Radiation. Okay. So radiation po is galing yan, no, saan? Alam natin is mga TV, ano pa, computer, cellphone, ang alam lang natin is anything na may screen, no? Pero ang hindi natin alam is any equipments or mga kagamitan sa bahay na may dumadaloy na kuryente, meron po itong radiation. So radiation po hindi po nakikita ng mga mata natin, and the worst part is tumatagos po ito sa semento, sa wall. Okay, alright. So, now, kapag sobrang exposure mo sa mga yon, what will happen is pwede kang magkaroon ng isa man sa mga to, isa sa mga to yung mga problema sa bata. No? Ito yung tinatawag na farsighted, yung mga tao na pag nagbabasa, na magtataka ka, hawak niya yung libro, pero ilalayo niya ng ganun. No? Parang yun, paano niyo magbabasa, nilalayo, diba? Kasi nga, mas malino pala sa kanyang malayo kaysa sa malapit. So, farsighted. Now, the opposite of it is yung tinatawag na nearsighted. Yung malapit naman yung nakikita. Tapos, hindi na maka, ano, sa malayo. Hindi na talaga nakikita. So, may distansya na pag dumating, halimbawa, mga 10 feet yung layo mga sa taong yun. Wala na. Hindi na makita yung mukha. Hindi na malinaw. Okay. Yan. So next, astigmatism. Okay, ito nagdi-double vision na. So medyo ayokong patagalin yung image na to. At baka mag-double vision na din kayo after looking at it. And next is lazy eye. Ito yung duling, no, kung yung tinatawag natin. So, yan.
So bakit po naduduling yung mata? Kasi kailangan pala lahat ng ugat na nakakapit sa mata mo, it should be functioning kasi naghihilahan yan sila. So imagine mo yung mata, maraming ugat na palibot. So pag hindi nag-function, halimbawa yung sa left side, hindi siya nag-function, dapat naghihilahan eh. So pag hindi naghumila yung left side, so pag hatak ng mga ugat sa right side, sisiksik papunta doon yung mata mo. So sasama, kaya ganun, tingnan mo yung eyeball niya, yung pinaka-itim, yung sumasama. Okay, vice versa naman kapag yung kaliwa naman ang humatak, yung kanan yung hindi gumagana, so papunta naman sa kaliwa yung mata mo, or pataas pa baba. Okay, gaya nung nasa picture. Okay, makulupat eh. So ito naman yung damage na sisimula sa gitna, no? Sa gitnang bahagi ng mata. And floaters, no? Actually, kung hindi po ako napasali sa company nito, hindi ko malalaman na yun pala yung tawag sa problema ko sa mata, no? Meron pala akong ganito, floaters. Yung kapag tumingin ka sa masyadong maliwanag, like halimbawa, humarap ka sa ilaw, tapos tumingin ka ng pakaliwa, may merong mga ganyan, yung parang stripes or parang strands ng sinulid, na maliliit lang, yung iba black, yung iba white, na kapag kalawin ko sa kaliwa, sumasabay sila, sumasama. Sa kanan din, sumasama sila. Okay? Ayan. Now, pterygium. So, ito parang, ayan, mapapansin nyo, yung parang laman na galing sa gilid ng mata, napapunta siya sa gitna. Now, pag pumunta yan totally sa gitna, matatakpan yung sa pinaka-gitna niya. Lalabo yung paningin mo, syempre, hanggang sa totally hindi ka makakita. No, cataract. Okay. So, yan, no. Yung puti na yan, yun yung haharang sa pinaka-mata mo. So, yun yung magkakos na hindi ka na makakita. Now, meron pong research, yan yung link, sa source link natin, na sabi dun na, nga po, ang mata daw po natin is consist of water and protein. So, habang tumatanda po tayo, so, yung protein na yun may form chunks. Okay, and yun po parang nagiging ulap sa bandang sa area ng mata natin. And one of the reasons na nagkakos ng cataracts is too much intake ng protein. Especially may edad yan ha, yung metabolism mo hindi na maganda. So kapag panayang kain mo ng karne, and some of the proteins na hindi na-absorb ng ano, na mapupunta dyan, mapupunta sa mata. Okay? Alright. Now, glaucoma. So, this is actually the main reason bakit po naitayo yung Mega Gloria International MGI Club is mainly because of the people na may mga problema sa glaucoma. So, yun po, gusto pong makatulong ng kumpanya, especially yung nag-invento po nitong produkto, no, na papakita natin mamaya, na para matulungan yung mga taong may glaucoma. Okay? And so, okay. Now, yan, ang glaucoma naman is nagsisimula yung problema sa gilid ng mata. Okay. So, yun, baka malalaman mo kapag hindi mo na nakikita masyado yung mula sa gilid, ang papansin mo yung extreme glaucoma, yan, hanggang sa yung gitna na lang yung matitira sa'yo. So, yan, may glaucoma ka lang kapag gagawin. Okay. So, sana po iwasan natin. Huwag tayo dumating sa point na ganito yung mangyari sa atin. Ano po? Imaginin mo, yun lang mapuwing ka. No, may sumiksik. Mga insekto. May drive ko ng motor. May sumiksik na insekto sa mata mo. Sobrang sakit niya. Diba? How much more yung ganyan yung gagawin sa'yo. Okay? Alright. Now, so, ito yung mga recommendation. No? Sabi nga nila kung para makatulong sa pag-alaga sa ating mga mata. Una yung supplementation. So, kainin po yung mga na pagkain na nararapat. Again, the glow foods. Mga prutas at gulay. Okay? And, I rest. So, yung tinatawag natin na power nap. Yung kapag kainan ito pa sobra,
kailangan mong pigilan, matulog ka talaga. Kasi it's a natural calling ng katawan mo na kailangan mo na ng pahinga. So, kung may trabaho ka, pwede mo siguro sa ganyong BFF mo, no? Pwede pakigising ako after 10 minutes. Power nap lang ako. Okay? So, after that, marirelax na yung mata mo. Okay? Now, eyewear. Okay? So, may iba't ibang eyewear. So, meron yung anti-rad, di ba? Pang-protect sa mga mata, lalo na if you're kumbaga, looking at or using a computer. Yun yung anti-radiation. Now, meron ding anti-glare glasses. Ito yung mga sinusot sa pagkagabi para hindi ka masilaw dun sa mga kasalubong mong mga ilaw ng sasakyan. Then, sunglass. Yung iba, yung syempre para sa sisikat ng araw. And there are eye mask and there are eye patches. So, paano yan? Kung lahat yung gusto mong meron ka, nag-drive ka ng motor, gusto mo na anti-glare, gusto mo na anti-run kasi yung trabaho mo related sa computer. So, paano yan? Di, ang dami mong nakasiksik sa ano, no? No, eyeglass. Okay. So, meron mo eyeglass na lumabas po sa market in which marami po hindi pa nakakalam. And hopefully, through this video, matulungan natin, no, na ma-aware sila na meron po palang ganitong klaseng produkto na sobrang laki po nang pwedeng maitulong sa kanilang eye health. Okay. Now, again, the company's name is Mega Gloria International, or so MGI Club. Alright? Ayan. So, again, it's an international company. 5 years pa lang po. 3 years na nandito sa Pilipinas. Okay? So, sila po yung nagdala dito. Ito po yung ating global CEO, si Mr. Anthony Chin. Okay. And then isa rin po siyang negosyante, no? Supplier po ng Honda Astra Motor sa Indonesia. Okay. And yun po, nasa dugo niya na talaga yung pagiging negosyante. So okay, now ito po si Dr. Sun Li Fung. Siya po talaga yung pinaka-inventor po ng ion spec or nano spec, medical spec. Mamaya po papakita natin kung ano yung ion spec na yan. Okay, so mapapansin nyo po, no, yung background niya is chairman of the Hong Kong Vision Foundation, chairman of the Malaysian Ion Spec Foundation, chairman of Malaysia Floater Ion. Anything po na halos sa mata. Yung association, chairman of the Glaucoma Donation Social Program Movement, Glaucoma Society Speaker, chairman of Myopia Prevention Program Movement for Children. So, ang goal niya po talaga is makatulong sa maraming tao sa buong mundo na maalagaan. Paano po alagaan yung mamata nila? So, nagkakandak po siya ng mga medical mission, no? Check up po sa mata. Dito po sa Pilipinas, ilang beses na po siyang bumalik para tulungan po na mag-conduct ng living check-up sa ating mga Pilipino. Meron po siyang gadget o yung aparatus na para sa mata na hindi po makikita dito sa Pilipinas. Okay, meron siyang sariling dala. So, yun po. And kapag nakita niya po na meron po kayong glaucoma, kaya sinabi ko na buo yung MGI Club specifically para sa mga tao may glaucoma, may site ng glaucoma, para makatulong sa kanila. So yun po, pag nakita niya after yun ng check-up na may glaucoma, bibigyan ka po niya ng product na pinapromote nung MGI. Okay? For free. Alright? So kung gusto mo ng libreng product, magpag-glaucoma ka muna. Hindi po joke lang, no? Huwag naman sana. Sabi niya, bahala na inyo na yan, no? Basta wala lang akong glaucoma. Okay. Now, si Captain Roy Rivera naman, siya yung country stockist or siya po yung nagdala ng MGI dito sa Pilipinas. Itong tinatawag nating ion spec. So, dati po siyang kapitan ng barko. Then, he finally decided to stop with the profession at mag-focus po sa pagpapalaganap sa Pilipinas para po nitong ion spec na nitong medical eyewear para makatulong sa maraming Pilipino. Okay. So,
yung office po natin sa Pilipinas, yung main office, it's nasa Mandaluyong po sa Shaw Boulevard. Okay. Ayan, yung dati, yan yung sa Lee Gardens, pero yung bago po na yan, 561 Shaw Boulevard. And tanong nyo lang po dun sa guard, ano nyo na po, kung nasaan. Again, yung nasa left side, yan yung dating office, yung bagong office, yan, 561 Shaw Boulevard. Kahilera lang po yan ng mga Star Mall, no? Ayan dyan. Okay, gaya na sinabi kong advocacy po ni MGI is to help people na may glaucoma. Okay, yan yung application form para po ma-releasean ka ng libre ng IELTS spec natin. But then again, kailangan mo meron ka mga clinical result na nagpapatunay na ikaw ay may glaucoma bago kanila bigyan ng libre. Pwede nyo pong isubmit yan sa main office or sa mga taong na nag-introduce sa inyo ng IELTS spec. Okay, now ito po yung product na sinasabi ko, MGI Nano Spec and Ion Spec. Okay, Nano is yung inyong mga pambata, okay, na medical eyewear, and Ion Spec, ito yung mga hospital grade. Now, ayan, mapapansin mo, 8-in-1, ano-ano yung 8 yun na nandun para ipakita natin po sa inyo. Okay, sige. So, ano yung meron dito sa eyeglass na to? Bakit siya nakakatulong sa mga tao may problema sa mata? So, isa-isahin po natin yung sinatawag nilang 8-in-1, no? Again, iba po yung function ng lens at iba rin po yung function ng frame niya. So, ayan. Okay, so, all of MGI glasses are made with TR Grade 1 plastic. And for the hospital series, are made with Ultim Grade 1 plastic. So, plastic po gawa yung ano po natin, no? Yung tawag dito, glasses. So, hindi po siya magnifying glass. Kasi ang problema with the magnifying glass, kapag tinapat nyo po yun sa araw, ano ba nangyayari? According sa mga experiment ng elementary, di ba? Kumuha ng magnifying glass, tinapat sa papel, ano nangyayari? Nasusunog, tama? So, yun, mas lalong nakakabulag po yun. So, kailangan po alamin nyo kung saan gawa yung mga eyeglasses ninyo. Okay? So, ito po, gawa sa plastic. And ito po yung bago pong Ultim Grade 1. Hindi natin alam. Ito noon, ako dito ko lang nalaman. Meron po palang klaseng ganito na plastic. Ultim. Ano po ba yung Ultim? Okay. So, widely use po ang Ultim. So, kung i-research nyo, i-type nyo yung Ultim. Ano? It's for medical instrument components, scientific equipment parts. Marami pang iba. Especially yung sa mga sumasakay ng aeroplano, no? Nakita nyo po yung mga interior design ng aeroplano. Ayan, ginagamit po siya. Yung iba naman sa mga makina. So, some of the machines ngayon ang ginagamit na nila dun sa loob po nung sasakyan na yung mga sports car, no? Yan, Ultim na po. Kasi may kakayahan po itong mag-withstand ng init. Maganda po siyang insulator para sa mga wiring. And kaya niya po hanggang 170 degrees Celsius na init. Okay, so ganun siya katibay. Now, okay, so isa, gaya na sinabi ko, isa-isahin natin yung mga components nung Ion Spec kung bakit po ito nakakatulong sa mga taong may problema sa mata. Okay, so ang ginamit po is nanotech. So ano po ba yung nano? So narinig po natin nano, no? Nano means maliit. Okay, maliit. So, nanotech po is wala po dito yan sa Pilipinas. Gaya sa mga majority po sa kanila first world country. No, gaya ng US, Europe, okay, Japan. Yan sila. So, ginagamit po ang nanotech, no, para po mas mabilis na ma-absorb sa katawan natin. Okay, yung mga tawag dito yung particles or component ng isang halimbawa food supplement. Ganun, para mas mabilis yung absorption sa katawan natin. And ang ratio po niya ng particle, no, is 1:1,000,000,000. Alam naman natin na billions po ang cells na nasa katawan natin. So 1:1,000,000,000, yun yung ratio, okay, no, nanotech. So yun po, ginamitan na nanotech para po yung mga components ng na ipapakita ko sa inyo ngayon is maipasok doon sa frame
Okay, ng ion spec. So, again, this is the first and the only in the world. Wala pong ibang pwedeng gumaya nito kasi patented. Okay, nakapatent po ito. Now, tourmaline stone. So, ano po yung tourmaline stone? So, sa ibang bansa yung tourmaline stone, kung i-research mo, it is being used as a lucky charm. Nasa pendant. Okay, may kamahalan po. Kasi syempre, pag bumili ka ng lucky charm, itong pampaswerte. Pero po, according sa research, yung tourmaline stone na yan, no, sinilip po sa sa isang microscope no, sa Japan. Nakita po nila na ang tourmaline stone po, eh meron po siyang, nagre-release po siya ng negative ions. So, ano po ba yung negative ion na yan? So again, may clinical study po ang MGI. Sorry. May clinical study po ang MGI na nagpapatunay na nagre-release ito ng negative ion. So, yun po. And we are certified by, ayun po yung sa, marami po mamaya papakita yung mga certificates natin. Okay, yan yung ROS compliant po. It's an international quality standard po na ano, no, compliance. Okay, so negative ion. Para saan po yung negative ion? So, mapapansin nyo po marami pong naglabasan nyo yun, no, na negative ion. Pero ano po ba talaga yung negative ion? Okay, so negative ion po is a tinatawag po natin na vitamin in the air. So yung mapapansin nyo po pagka naligo ka ng waterfalls, no, yung impact po ng tubig or sa dagat, yung splash ng tubig. Yan. So pag tilamsik po niyan sa hangin yan, creates vitamin in the air. So yun yung negative ion. So ang trabaho po nung negative ion is to protect po, no, your surrounding, yung sarili mo, protektahan ka against sa mga viruses, bacteria. Okay, yun po yung trabaho niya. And ang negative ion po, it calms your body. So nagre-release siya ng mga happy hormones para kumalma yung sarili mo. Okay, yung taong may suot nito. So kung may kilala po kayo mga tao, medyo mainitin yung ulo, madaling magalit, pwede nyo po ipasuot na yung ion spec natin. Nagpapakalma po siya, okay? Okay, malamang yung iba sa inyo habang nakikinig ngayon. Nanonood dito, iniisip na, ay nako, bagay ito sa ano ko, ginan ko kasi. Joke. Okay, so, ano yung kayang gawin ng tourmaline stone? Smoothens breathing. So, dun sa mga tao na hirap huminga, yung konting, alam nyo, yung konting lakad lang, hinihingal na. Okay, yung grabe hapo na agad, okay. So now, it stabilizes blood alkaline level. So hindi na po natin isa-isahin para hindi tayo tumagal. And it clears the blood vessel. Okay, so mga barabarang ano, no, sa kaugatan natin. Removes fatigue. So anti-stress po siya. Anti-fatigue, no. And then, ease pain. So yung mga may nararamdamang sakit-sakit. Nang basta malapit sa banda sa ulo kasi syempre yung ion specs yung sa ulo sa mata mo yan is pain. Eliminates insomnia. So sa mga tao na hirap makatulog sa gabi, I challenge you, okay, na i-try nyo siya. Okay, now sabihin nyo po sa akin kung hindi effective. Now normalizes blood pressure. So susuotin mo lang yung medical eyewear natin, then ito po yung function niya. Now far infrared. Okay, noon po ang naririnig lang natin yung infrared is sa cellphone, ano po, ngayon bluetooth na. Okay, di ba iba yun? So the far infrared, ito is galing po yan sa araw. Okay, sa araw. Mapapansin mo yung mga baby, 'di ba? Bakit binibilad sa araw ng yung maaga, 'di ba? Pag bagong sikat yung araw. So, 'yan kasi nga nagpapaganda siya ng blood flow. So, sa Korea po, sa Korea yung una nakatukos ng technology na 'to. So, kapag may mga barado kang ugat sa katawan, i-expose ka nila sa infrared para gumanda yung daloy ng dugo mo sa katawan. Ayan, gaya na nakita nyo sa picture. Okay. So, gaya po nito,
Ayan, yung MGI infrared natin, no? Meron tayong meron po tayong sinusuot sa katawan. Okay, or apparels ang tawagin na meron pong infrared. Okay, so tingnan niyo po yung nasa taas before, yung pula-pula yan po yung blood flow, no. Pero after niya sinuot yung infrared natin, ayan yung nangyari. Mas gumanda po yung daloy ng dugo. Now, dito naman, ayan, no, sa yung picture sa mukha, poor blood circulation, konti lang yung red na mapapansin nyo. Then dito po, after using our products, MGI, yan po yung nangyari. No, maganda na yung blood circulation sa mukha niya. Okay, so again, ganyan sinabi ko, meron tayong clinical studies na magpapatunay po o magpapatotoo sa mga to. Okay, so anong kayang gawin ng far-infrared sa katawan natin? Una, increase body energy. Okay, regenerate cells, cleansing the blood. So nagka-cleanse din siya ng blood, nagdi-detox siya. So, ibig sabihin yung mga cholesterol natin dyan sa katawan yun na natatanggal po. So increase endurance. Okay, so hindi ka madaling mapagod. Yung increased oxygen in the blood, so that explains why na endurance mo, yung energy mo na dadagdagan or nag-i-increase dahil nag-increase yung oxygen, okay, dun sa blood mo. Okay, so yun yung explanation dun. Hindi ka madaling mapagod. So improve the nervous system kasi nga yung blood flow ang inaayos niya, tama. So accelerate blood circulation sa kaugatan. Now, nano silver, okay. So through nanotechnology ulit, so inan nila yung silver na maipasok dun sa saan, sa frame po natin. So ano po bang trabaho ng silver, no? Okay, according sa research po, it's antibacterial, okay, antiviral, germs protection, antifungal, natural antibiotic. So it kills more than 650 types of bacteria. Ganun siya kaganda, no? So yun po ang silver, through nanotechnology pinasok po nila dun sa frame. Okay, so it's 99% po na antibacterial. Okay, organic germanium. So yan, so ang organic germanium po, it says to be nakakatulong po sa cancer. Okay, so ano po ang kayang gawin ng organic germanium sa katawan? And po, helps fight free radicals, no? Insomnia, okay, sa mga hirap pa rin po makatulog, gagaya kanina na mention natin, helps rejuvenate blood vessels, vertigo, ito take note po sa mga nahihilo, no? Dahil lang po yan sa mata nyo, kasi ganyan din yung sa wife ko. So may vertigo, migraine, dizziness, neck pain, yan yung mga nakadyong leg. So helps treat headache, gamay sa tulad, and can improve vision. So tingnan nyo po maigi. Kaya pala maganda siya, no, sa para sa atin sa mga problema sa mata, kasi yan po yung natutulungan niya. Okay, ayan, kung titingnan mo, can improve vision, no. So makikita niyo po dito, or kapag sinearch niyo po sa YouTube or sa Facebook, I inspect testimonies, makita niyo po sobrang dami po ng testimony ng mga natulungan ng mga tao na from matataas po na grado nung eyeglass nila, bumaba po. That's according to them po. And again, again, sinasabi ko palagi, huwag po kayong maniwala sa sabi-sabi, mas maganda na kayo po mismo yung maka-experience nun. Okay? Now, there is 72 types of minerals din po na ipinasok po through nanotechnology dun po sa loob ng frame. Okay. So, hindi po yan ang uubos, yung minerals na yan. Now, iba po yung function, yun po yung lima, no, kaya 8-in-1 eh. So, ito pa yung tatlo, anti-UV siya, o anti-ultraviolet protection. So, anti-blu-ray, yung sa radiation, no, yung paggamit natin ng cellphone palagi, especially sa mga bata. Then, anti-EMD or electromagnetic diaphragm, ito yung sa flash mula sa camera. So kung mapapansin niyo po yung mga photographer, yung mga dati ang photographer, kaya digital na, so yun, diba? Pero yung mga may studio,
mapapansin nyo po lahat yan sila, ano, naka, ay glass, bakit po nakakasira po talaga ng mata yan. Kaya kung magpipicture po kayo, huwag po kayong titingin dun sa flash kasi nakakasira siya. Pero kung meron po kayo nito, this is the only eyeglass in the world na meron pong anti-EMB. Okay, or electromagnetic diaphragm. Okay. So, ito po yung mga certificates natin. Again, patutuo po na hindi tayo puchi-puchi kung saan lang yun, ano, no, yung mga binibenta online. So, ayan po, sobrang dami po nating certificates. Itong certificates na to, nirelease na po sa MGI. Bago pa po sila pumasok dito sa Pilipinas. May clinical study na po. Okay, tanggap po sa international market. May ROS compliance certificate po. Sabihin quality ng product. And we are FDA approved din po dito sa Pilipinas. Okay, so wala po tayong problema, lahat po ng products ng MGI may FDA. Okay, now ang flagship product natin is the IonSpec. Okay, so mapapansin nyo po, meron po mga iba-ibang model yan. No, merong tinatawag natin na M56, M57, M58, M59, M60. Ito yung sa hospital grade series. So, meron ding hospital series na M100, yung black and white, tsaka black and red. And pansin mo, M100 red, black, M100 white, black. Same po yung lens niya, pero yung kulay lang. Ito yung shape ng lens. So, ito M100, medyo maliit yung lens niya. And ito naman, medyo pabilog. M101, same pa rin, may red, black, may red, white. And then, M102. Mapapansin mo, iba rin yung shape. Okay. Now, meron tayong M40 series. Ito yung sa mga passionista na, alam niyo po yun, yung gusto pag green yung suot, green lahat, green damit, mula sapat, mula ulong pa. Okay, yeah, alam nyo na yan. Yan, so may orange, may red. Okay, so meron din tayo nito, ito yung mga sunglass. Okay, then and so marami pong model, GS09, tapos ito, and ayan, ito po mga nano spec na po ito. Ito is majority pambata. Okay, mga model na to, pero pwede rin po sa pang matanda. Again, ang suggestion ko kapag protection lang yung habol mo, especially sa mga bata, you can use the nano spec. Pero when kung gusto mong makorrect yung problema sa mata mo, kasi yun yung pinakatrabaho ng eye inspect, to protect and to correct. Okay, kung gusto mong i-correct na yung problema sa mata mo, ayan, so pwede po yung eye inspect. Ang suggestion ko yung hospital grade series. Okay, so ayan, may iba-ibang design, may iba-ibang kulay. Eto po, bilisan ko lang yung ano, no, para ayan. Ayan pa. So, syempre, blue pag laki, pink pag babae. Pero depende naman yun, anong trip ng anak niyong kulay, no? Ano pa? Ayan, so mga model, pinapakita natin. Ayan. Ayan. Okay, so, testimonies. Ayan po. So, hindi naman pwede. Ako po yan, yung wife ko at yung tatlong anak. No, syempre, hindi po pwede na napropromote kami tapos kami mismo hindi gumagamit. So, kami po mismo may personal testimony sa wife ko, yung vertigo niya, natulungan po. No? Yung dating umiikot yung mundo niya, ngayon umiikot yung mundo niya sa akin lang. Okay. Hugot na. Okay. So, yan, yung mga anak ko, lahat sila meron, may protection po yung mata. Especially noong time na meron pa kami internet cafe. Okay. Now, ayan, tingnan nyo po yung bata, no? Before and after, pansin nyo yung mata niya, ito hindi pa masyadong ang grabe yan, ito po, so pinapakita natin na pwede pang bata, pwede pang matanda, ito po si tatay, o pikit mata na, pikit mata, no? Suot lang po siya ng suot nung eyewear natin, then later on po, ayan na nangyari, no, nakadilat po yung mata niya, dating nakapikit. Okay. Now, ito po. Okay, tangkita nyo naman, no, na duling yung bata. Then later on,
kakagamit po ng product na inspect. Ayan po. So, kailan po ba kayo huling nakarinig o nakakita ng bata na duling na dahil sa paggamit po ng eye inspect, tumuwid po yung mata? Tama po. Ayan. Ayan. Ito po may glaucoma po itong bata. So, mapapansin nyo po yung dito sa before, no? Parang luluwan yung mata na parang namamaga yung loob. Pero mapapansin nyo po afterwards, ayan. Okay, wala po siyang ibang hindi po yan nagperahan, hindi po nag-apply ng ibang gamot o iniinom, yan lang po sinusot niya yan from Zambales. Okay, so ito congenital cataract, ito po isa sa mga grabbing cases. Tingnan niyo po yung right eye ng bata, no, yan, sobrang kalamululuwa na. And panay lang po ang gamit and later on pansinin niyo po lumiit na po. Okay, so yun po, hindi po ito magic, no, na overnight bigla na lang ganyan, hindi po. So gradual po yung pagtulong na gagawin nito, yung pag-correct po sa mata natin. So ang advice po namin para mas mabilis yung epekto niya is 8 to 10 hours minimum a day yung pagsusuot mo sa kanya. Again, minimum 8 to 10 hours, hindi po yung 8 to 10 hours na nakatambay sa tukador nyo o sa mga aparador nyo sa bahay. Hindi po, dapat sinusuot nyo siya para yung mata nyo ang luminaw, hindi yung aparador. Okay, ayan. So ayan, marami pa po. So kung gusto nyo pong makakita pa ng iba't ibang mga testimonya, type nyo lang po sa YouTube at sa Facebook MGI Ion Spec. Okay, testimonies, lalabas na po yan lahat. Ayan, ito naman po Tiridium. Ayan, so meron pong kakilala, personal na kakilala ko, isa pong teacher, hindi mo lang sasabihin yung pangalan, pero later lalabas na rin testimony niya. Ayan po, ganyan din yung ano niya, yung testimony niya na later on napansin niya, no, from parang makapal na ano, na parang patabon na po sa itim banda ng part niya, ng mata niya. After ilang months na pagsuot, hindi pa nga palagi sinusuot. Okay, pero napansin niya po yung kaibahan na parang naging manipis. Okay, yung Tiridium niya. Okay. Now, warning lang po sa mga gagamit po ng eye inspect sa mga unang araw na paggamit nyo, alin po sa tatlong to pwede nyo pong ma-experience. So, tearing or watery eyes. So, parang nagluluha yung mata mo. Kasi po yun, nagka-cleanse po yung mata mo. So, meron po mga times na pagkagising nyo sa umaga, sobrang dami po ng muta. Huwag po kayong matakot. Okay? Kasi yun nga po, nagli-detox siya. And muta po is dumi po yan sa mata. Kailangan po ilabas. And some of us, yung mga gumamit po is sumakit yung ulo. No? Kasi nag-a-adjust po yung katawan mo, yung mata mo especially. Kapag nahihilo po kayo, dahil sinuot nyo yung salamin, ang gawin nyo po, tanggalin nyo. Tapos, kapag wala na yung hilo, balik nyo ulit, suot nyo ulit. So, pag nahihilo, tanggal. Tapos, kapag nawala na ulit yung hilo, suot ulit. Okay po, ganun lang hanggang sa saglit na po yan mga after. Yung iba, 1 day lang, 2 days, 3 days adjustment. Okay. And, ito po, sleepy or drowsy. Okay, so talagang I challenge you yung mga hirap pong makatulog, diba? So yung may insomnia, sabi nga, hindi amnesia, iba yun, kalimot yun, bagay yung amnesia sa mga maraming utang para makalimutan lahat, joke lang. So, insomnia po sa matang hirap makatulog, ito po malaking tulong po ito sa inyo. Okay, now, ano pa po yung iba pa nating products ng MGI? Okay, so meron din pong clip-on. So to those na gustong protektahan yung mata nila for anti-radiant, ito yung clip-on, pwede po. Kasi yung iba may grado na yung mata, di ba? Tapos hindi, wala naman sila anti-rad, pwede po clip-on, iipit niyo po yan. Pero iba po yung function yan, iba po yung sa hospital grade series natin. Okay, protection lang po itong clip-on, hindi po siya correction for correction. Okay, now gaya na sinabi ko, may mga apparels tayo from head to foot po yung ano natin. So inuna natin yung sa head, ito sa mata, di ba? So
Yung mga apparels po natin is meron pong bamboo charcoal. So ano pong trabaho ng bamboo charcoal? Malaking tulong po ito, ayan, no, as an air purifier, odor absorber, no. So magdi-detox din po siya. So ayan, so yung bamboo charcoal, yung iba ginagamit pong pampaputi ng ngipin. Okay, ginagamit ng toothpaste. Okay. Now, marami po tayong ano, apparels na meron pong bamboo charcoal. So, isa sa mga apparels natin, ito pong eye mask natin. So, syempre, kung matutulog ka sa gabi, gusto mong 10 minutes na nap, or yun yan, kung gusto mong tanggalin yung eyeglass mo, pwede po suotin to. Pero kahit makatulog ka na may eyeglass ka, okay lang, hindi naman siya ano kasi mabigat, saka okay lang dahil matibay naman, so hindi ka mababahala na, ano kung baka mabahan yun, okay. Ayan, so malaking tulong po yan sa atin, no? Lalo pag matutulog ka sa gabi, yan po yung ano, tanggalin ng eyeglass mo at ipalit mo. So para ma-refresh yung ating mata, kasi may ion din siya na negative ion. Okay, so mula sa ulo tayo, ha? Kaya yun, so mask. May face mask tayo, ang kagandahan po nito, reusable po ito, may ions din po ito, no? So reusable, hindi po siya yung itatapon mo na after that, okay? So yan, stick mo lang ng 30 minutes, after that, pwede mo nang tanggalin. Kung gasa mo tubig lang po, hindi nyo po sasabunan, ha? Okay, yung ating po mga apparels, hindi po ito sinasabunan, lalo ng mga matatapang na sabon. Pwede pong, yung iba po, ang ginagamit lang nila is talaga yung iba, liquid dishwashing. Okay, yun lang. No, ayoko mag-mention ng brand, basta liquid dishwashing yung ginagamit nila. Okay. So, bawal po yung mga matatapang na mga powder sa mga apparels natin. So, hindi po dapat yung washing machine. Kinakamay lang po sa paglalaba kung gusto nyo labhan. Tapos, huwag nyo po i-tatapat sa sikat ng araw. Air dry lang po. Ulitin ko, air dry lang. Okay. So, meron tayong bonnet. Yan, from head to foot tayo. So, bonnet po. Yung bonnet natin, para saan siya, anong nagagawa nito, relieves migraine or headache, nagsusupply siya ng oxygen, no, around the head, relieves or prevents insomnia, prevents odor around your head, okay, reduces wrinkles in the face, improves focus and concentration, prevent hair loss. O, meron po tayong testimonyo niyan na yun nga po, hirap tumubo yung buhok niya, pero nung sinuot niya po ito, yun, nagulat siya na tumubo. Okay, yan. So, pababa na tayo. So, mula sa ulo, kasunod po yung neck. Ayan. So, meron tayong neck belt. Ayan, maganda po siya to, para sa mga nananakit yung ano, yung mga batok. Okay, iba po yung dahil sumasakit yung batok dahil high blood pa na yung kain ng chicharon, ano po, o yung mga lechon. Okay, so iba po yun. So, it also helps or improves sleeping quality, improves blood circulation, ayan. So, relax muscles, stop and prevent spasm. So, yun nga, yung sa stiff neck and all, nakakatulong din siya. Okay, so, yan, yung negative ion po from our neck melt, ayan, yung ion tester natin, 1,094. Okay, mixin lahat po ng products ng MGI, meron pong negative ion. Okay. So, nano slimming belt. Ito, so. Ito po. Mataas po yung far infrared nito. Okay. Ang kaganda po, may mga problema sa lower back pain. Like ako. Ako po, ito po. Personally ginagamit ko siya. No? Halos lahat naman po yung pinakita ko sa inyo. Meron po ako ginagamit ko po para po sa aking pag sumasakit yung dito sa lower back ko. Ayan, malaking tulong po siya. And we have this testimonies po yung mga frozen shoulder after 30 minutes lang po na binalot, after na nakagalaw na. We also have testimonies na yung mga na stroke na po na halos hindi may angat o may galaw yung kamay. So after 30 minutes to 1 hour na nakapulupot, nakabalot dun sa braso, nagulat po sila mismo. No, kasi talaga na angat na yung kamay. Okay. And so we have panty liners, pababa tayo from, di ba, from head, neck, tapos waist, tapos kasunod doon. Ayun na, doon na tayo.
Ayan, sa mga baba na. So, pan from sa mga babae, ayan, panty liner. Okay. Para saan siya? And marami po siyang pwedeng benefits, no? Ibabalance niya yung pH of level, no, no, sa babae. Tapos yung mga lalo na po yung mga nagdi-dysmenorrhea kapag ano po, nakakatulong po siya. It could helps also prevent cervical cancers. Okay. Now, kung meron pong pambabae, meron din pong pang lalaki. Siyempre, alam ka namang inyo lang. Meron din kami. Ayan. Tingnan nyo na lang po yung drawing kung paano siya gamitin. O kung gusto nyo pong magpa-demo, punta ko kayo sa demo natin. Joke po. So, ito po yung I, negative I niya, 4,244. Okay, para saan yan? I-research nyo na lang po kung para saan yan. Huwag natin i-discuss dito at may mga bata masi-censored po tayo. Rated PG. Okay. Ayan. So, meron tayong knee guard para po sa mga may problema sa tuhod. Yung mga sumasakit yung mga tuhod dahil, alam mo na, syempre, papunta na dun sa, ano, hindi, yung iba, yung mga injury. So, may bamboo charcoal din po ito. So, kahit hindi mo siya laban agad, no? Kahit ilang araw mo pa siyang hindi laban, hindi po siya nangangamoy. Okay, kahit pinagpapawisan niya, hindi po gano'n. Okay. Gaya dito, may bamboo charcoal din po ito. So, yung sa socks natin, pababa nga eh. So, knee, tapos, ayan na. So, may baba pa ba niyan? Patay na ko kung ano. Ano, kung ano ba para doon? So, wala na po ito eh, sa socks. So, it's a reflexology therapy socks. So, ayan po. Nakakatulong po sa mga, yung mga, ngayon medyo masakit yung mga part ng tawag dito, yung medyo nangangalay yung pangangalay sa paa, diba? Ayan, ganyan din yung sa wife ko, kaya kami napabili kasi dahil po doon yan, nakatulong po ng malaki sa kanya. And yun nga, hindi siya madaling mangamoy kahit na dalawang linggo mo nang hindi laban dahil may bamboo charcoal din po yan. Pero sana naman huwag niyong hintayin na kapag tinanggal mo yung medyas, itumatayo na siyang mag-isa. No? Dahil sa sobrang dumi na nakakapit. Joke lang po. So, yan. basta maganda po siya. And again, bawal pong i-washing machine. Bawal po gamitin ng mga sabon na matatapang. Hand wash lang po. And air dry. Huwag pong ipapainitan. Okay. Now, we also have the stirrer. Okay, so meron tayong stirrer na kung saan ang trabaho po nito is i-alkalinize po yung tubig. Mag-a-alkaline yung tubig na ginagamit nyo. Bababad nyo lang po siya. So may, again, meron po tayong scientific research to back it up kung anong kaya nitong gawin. So hindi po siya natutunaw. Okay, so sobrang tipid po nito. Pwede kayong kumuha ng pitsel, ibabad nyo siya magdamag, kinabukasan nyo yung painom sa mga anak nyo, or yung mga galon nyo, no, yung mga lagay ng mineral water, kahit ordinary tubig lang yung ilagay nyo, babaran nyo lang po yan. Yun, pwede para hindi na po kayo bumili na bumili. Okay? And then, ito, meron tayong anti-radiation chip, ididikit nyo po sa mga gadgets na meron kayo sa bahay. Pero sa amin po, hindi na kami na ganun ito dahil since all of us, meron na po bawat isa sa amin, meron ng high-inspect. So, pag gumagamit ng gadgets, sinusuot po talaga yan. So, isa yun sa conditions namin sa bahay, no, sa mga bata, na okay lang gumamit ng gadget basta una, merong time frame, so may limit. And pangalawa, pag gumamit ka, kailangan naka-eyeglass kasi walang eyeglass, bawal gumamit. Okay. Ayan. So, meron din po tayong ito na napapataon po ito ngayon. Yung health mask natin. So, nakaka-protect po siya since may nano silver. Kaya isa, kung naalala yung nano silver is antibacterial. Okay. So, malaking tulong po ito to protect yourselves para sa virus po na lumalaganap ngayon. So, meron pong pambata. Yan yung may kulay-kulay. Yan yung pambata. Itong itim, yan yung pang adult. Okay. Tapos, ito po yung latest po natin na product to help us din po na
sa nangyayaring sa paligid natin, no? Para proteksyonan tayo sa mga viruses. Okay, so ion generator. So ano pong trabaho niya? Ito po, meron pong sinusot siya, no, para maging ano siya, necklace. So chine-charge po 'yan ang lalobat din. So ang trabaho niya, ayan, protect you from the secondhand smoke, protect you from bacteria, formaldehyde, odors, dust, pollen. So maganda 'to sa mga problema sa ilong, no, or allergic rhinitis. So it helps us remove harmful substances and give you a healthy air, healthy environment. Okay. Ayan. So hanggang dun lang po ako, no? Diniscuss ko na yung about sa products, MGI, and the company itself, at kung sino po yung inventor nito. Okay. So yun po. Success. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating mahaba-habang talakayan. Sana ay may natutunan po kayo, at para po sa mga gustong masubukan ang bisa ng produkto, ito po ang aking numero, 0915-428-9846. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Muli, ito ang inyong kasama sa success, Coach Roy Bailio.